Yan guys, yung ating ano, mga pitsay natin ay hindi na natin mano kasi namulaklak na. So ang gagawin natin ay bubunutin na lang natin at itapon. Kasi sira na talaga, ano, namulaklak na siya kasi kailangan na siyang, kailangan na natin siyang kunin dahil magtatanim na naman tayo. Saka kahit yung mga radish natin o yung mga malaki natin radish, ganun din ang gagawin natin. So dito ngayon ang mga kids natin yan. And Sprint, hi Princess! At hi Cedric! Hi David! Yun si Mami. So yan kami ngayon at yan ang gagawin namin ngayon. I-prepared na namin kasi magtatanim na. So yan, bubunutin namin ngayon yung mga pitsay natin. So maganda na namulaklak na. Yan na. Yan mga guys, mga kids, tutulong sila ngayon sa pagbubunot ng ating mga ano. Kailangan marunong sila mag ano, magawa dito sa ating farm, sa garden natin. Kailangan turuan sila. Yan. Yan. Si David naman yon. Busy sa pagkalkal ng lupa. Yan. Ah, nagtanim ka ng abokado? Oh, nagtanim ka? Okay, sige. Dala-dala niya mga guys yung buto ng abokado. Kumain kasi siya kanina ng abokado, ay dala-dala niya yung buto. Tatanim daw. Yung mga guys, ang daming mga bee dito. Kasi namulaklak na yung mga tanim natin, mga gulay. Daming mga bee. Ano? Dami nila, oh. Wala na silang mahapunan kasi kukunin na natin. Guys, eh. Tapon na lang natin itong sayang itong pitsay natin. Ang dami nito. Kinadayo ito ng mga ibon pati mga guys dito. Yan, oh. Kaya wala na yung mga daong kasi nakain ito ng mga ibon dito. May mga dumadayo dito. Siguro walang makain sila. Ito dito natin eh. Tamba ko. Pati itong mga bagong tanim natin mga guys na mga radish. So tingnan mo yung laman niya maliit. Pero yung dito sa parting kabila, grabe ang lalaki. Agagang lug talaga. Mga guys. Sabi mo, ano? Huwag ikala to. Itong mga radish natin guys, mga bagong tanim ito pero yeah, kasi namulaklak na, hindi na masarap ito ang ano, yung laman niya. Yan, oh. Tatapon na lang natin to. Ito hindi ito yung namumulaklak, ibang klase kasi ito.
Mga guys, oh, daming mga ano. Kasi ito mga guys, pag malaki na kasi itong radis, eh, may butas na kasi ito sa ano, sa gitna. Oo. Lahat na. Hapon. Wala na. Namulaklak na kasi hindi na ito masarap. Oo. Daming nasayang. Lucu ah. Hindi na ito masarap. Hindi na ito masarap ko. Gusto siyang magpaglaro sa inyo. Laruin nyo. Para may kalaro kayo. Eh, Japanese kasi na may mga anak eh. Guys, radis yung radis natin. Yung mga guys, yung mga ano natin kasi pang tapon lang natin ito. Yung grabing radis natin, oh. Ayan, bunutin daan ng princess. Ayan. Aray ko. Ayan lang. Taniman ulit. Mga guys, nataniman din namin ito ulit. Eh, kasi namulaklak na. Hindi na kasi ito masarap. Oy, tulong kayo, tulong. Ma, ano yan? Ma. Ito talaga guys, yung mga malaki nating radis. So, ito ang problema natin. Talagang malalaki ito. Tapos, talagang itatapon lang talaga natin ito. Yung lalaki ng yan. Guys, naglagay pala ako ng mask kasi may iuso dito sa Japan yung allergy sa ano, pollen sa ano, sa mga kahoy nang gagaling. Ito mga guys, grabe talaga itong ano, sayang sana talaga itong mga ano natin. So tingnan mo guys, itong isang puno lang, oh. Yan, oh. Yan, oh.
daming sanga na oh. So dahil sa magulang na siya, yan talaga lalaki nito. Tingnan natin. Eh, okay pa pala ang langkaag. Okay pa ag. Oh. Itong mga maliit, pwede itong... Oh. So, napakarami talaga guys itong itatapon natin. Mga guys, kunin muna natin itong mga dahon. At iiwan natin itong... Nagkahoy na kasi mga guys to. Talagang sobrang laki na nila. Grabe oh. Anuin na natin itong ano. Bunutin na talaga natin. Eh, matapos natin magtanim, successful yung tanim natin. So, hindi naman natin naubos at hindi na ano. Eh, kasi dito sa Japan, bawal hindi basta-basta kasi makapamigay. So, ang gagawin natin dito, itatapon lang natin itong radis natin. So, talagang napakang lalaki nito. Yan mga guys, oh. Yan, oh. Tingnan mo kung gaano kahaba ito, oh. Halos ang metro ko na, oh. Yan, isang piraso lang ito, ah. Yan mga guys. So, itatapon lang natin ito lahat. Yan, oh. So, ito, ibang variety. Yan mga guys oh, grabe oh, ano ang dami ng sanga niya oh. Itatapon lang natin lahat yan. So yan oh, grabe ang lalaki. Yan, kung sinong gustong humingi dito, maraming gratis oh. Yan lalaki yan mga guys oh, pinamimigay lang. Kung sinong gustong gratis, punta lang dito oh. Lalaki. Ito oh. Ilang kilo na kaya to oh. Ayan oh. Ito mga giant.
radish natin. Yan. Grabe, ang dami nito mga guys. Ang lalaki. Yan. Oh. Yan. Yeah. Grabe oh. Ito. Oh. Yan. Daming radish. So itong iba guys, ito ibang variety kasi ito, hindi ito namumulaklak. So, grabing lalaki nila. Oh, grabe. Hindi naman guys, ang lalaki nito. Yan o. Tingnan natin kung gano'ng kalaki. Oh. Yan o. Mas malaki pa sa paa ko. Yan. Ganon siya kalaki. Grabe ang ano. Ito, may mga sanga-sanga na siya. Oh. Yan. Ah. Yun, marami pa dito. Yan. Guys. Gusto nyo ng radis. So, yan ang mga guys. Yung ginawa natin. So, may tinira akong ibang radish kasi ibang variety siya. Hindi siya namumulaklak, oh. Hindi katulad noong iba na namulaklak. Yan. So, yan ah. Malinis na siya itong taniman natin. Yan. Ganito ko kalawak yung taniman natin. Yan. So, itong isang puno yung in-vlog ko noon na ano, ayaw ng mga bata ipakpaano, pabayaan lang daw kasi nawiwili silang ano, tingnan yung nag-iisang puno. Oh. Yan. So, yan guys. Maraming itatanim natin dito sari-sari. May gabi, may patatas, tapos sitaw. Yan. Marami tayong itatanim dito. Tapos yung doon sa kabila, yan o. Nakahanda na rin yun. So, ito mga guys, yung sorry talaga kasi itatapon lang natin tong mga radish natin o. Talagang napakarami. Ang lalaki talaga ng mga radish na ito. Yan o. Yan. So, itatapon lang natin. So, marami pa dyan doon sa kabila o. So, okay lang. And guys, yung mga radish natin, oh. Itat, tinapon lang natin. So, yan. Dami kat yung mga pitsay din natin. Yan, oh. Daming, ano, yan, oh. Mga radish, oh. Tapon lang natin. Yan. Dami yan, marami yan. Natabunan na yung iba. Yan, oh. So, okay lang yan. Ganun talaga. Kasi hindi rin kayang maubos kainin. Kasi nga wala din akong time dahil sa yung trabaho ko. Ay ito-it yung trabaho ko. Kaya mahirap talaga. Yan. At bumili din tayo guys ng pang ano natin sa ano. Pang lagay natin dito sa ating tanim. So maglalagay tayo ng yung pupo ng chicken, yan oh. So may ilang sako yung binili natin, so dadagdagan pa natin yan. So ang isang kilo niyan ay 15 kilos, yan oh. Yan. 100% yan ay pupo ng manok. Yan, yan yung gagamitin natin dito sa ating farm. So mga guys, dito yan sa Japan ha. Yan, dito tayo sa Japan, hindi tayo sa Pilipinas. Yan.
And guys, maraming salamat sa inyong lahat mga kadiskarte dahil patuloy ninyong sinusuportan yung mga video natin, yung vlog natin. So, yan, dito tayo ngayon. So, kung kayo may katanungan sa pag-garden dito sa Japan, so, pwede kayong mag-commento dyan sa ating comment section. Tapos, paki-share, like naman po ng ating mga video kung nagustuhan ninyo. So, ay yan. At magtatanim na naman tayo. Oras na ng ano, yung kasi magsa-summer na. Pero malamig pa dito ngayon mga guys. At tapos, ayan, siyempre medyo nakatakip tayo dahil nga yung allergy natin sa ano. Yung tawagin dito sa Japan ay kapunso. Taon-taon po ito mayroon yung allergy po sa gilok ng mga kahoy dito sa Japan. So, yan. So, God bless po sa inyong lahat mga kaibigan o mga kadiskarte. God bless po. Bye-bye.